Hello guys, welcome back to my channel. So, medyo nakakatuwa yung mga nangyayari, no? Ito, kwento ko lang to. Parang ano lang, ikikwento ko lang yung mga nangyayari na mga sa store, mga nangyayari sa kabilang branch. Hindi branch namin, sa kabilang branch. Mga ano yun. May customer kasi silang pumasok doon, tapos may monkeypox, ganun. Tapos yung lalaking yun, syempre nung nagpositive siya sa monkeypox, tinanong siya saan gagaling, anong mga lugar na pinuntahan mo, mga kumbaga parang contact tracing ba na kung anong mga area na mga ginalaan niya bago pa niya nalaman na positive pala siya. Tapos yun, sinabi niya ganitong lugar, ganyang lugar, hindi ko na i-mention, no, kung saan lugar siya mga pumunta. Pero Alabang area yun, guys. Tapos, nung ano na, sinarado yung branch na yun kasi nga, syempre, para i-sanitize yung area, tapos i-isolate yung mga tao doon. Baka, syempre, para maiwasan na makahawa din kung sakaling nahawaan man, sana wala namang nahawaan. Pero feeling ko wala namang nahawaan, pero parang sure lang na hindi na dumami at mahawa yung mga monkeypox na yan. Yun, sinarado sila. Parang ano kasi yung monkeypox, no? Parang chickenpox siya na malaki. Parang ano ba, parang ewan ko saan na naman galing yan, siguro sa Canada. Kasi yung uli kong nabasa or na panood, Canada yun eh. Tapos meron din sa Africa. Oh my god, nakakatakot. Si Pinoy worker sa Africa, kumusta ka na dyan? Okay lang ba yung Africa ngayon? Kasi meron akong friend dito sa YT na nagtatrabaho sa Africa, no? So, mag-ingat po tayo sa mga monkeypox na yan. Huwag naman sana kumalat pa, huwag naman sana dumami pa. Kasi sobrang ang lalaki niya, guys. Tapos parang chickenpox na malaki, tapos kumpul-kumpul na. Grabe, siguro magpiklat yun pag napunta sa balat. Parang rashes. Buang na. Parang ano, rashes. Nagra-rashes muna, tapos saka nag-ano siya, lumulubo, parang blutong nga, parang chicken pox. So parang, syempre, nagkatakot pa rin. Hindi man siya ganun ka-ano na katulad ng COVID na nakakamatay, pero nakatakot pa rin, kaya mag-ingat pa rin tayo kasi syempre meron pa rin siya mga lagnat-lagnat, mga tangkaso, mga sore throat, mga ganon, parang COVID din, pero hindi lang siya ganun ka bongga, pero bongga siya sa balat, guys. Kaya yun, kinento ko lang. Dapat talaga mag-live ako ngayon eh, pero parang ang pangit ng panahon, parang sobrang ang alinsangan, tapos inantok ako kasi sobrang aga ko nagising kanina dahil nga yung tubig dito sa amin laging nawawala, so kailangan kong agahan para makapaglaba pa ako. So, kung hindi ko agahan, pagising ko, pag late na akong gumising, wala ng tubig, paano pa ako makapaglaba? Shout out, Manila, ha? Ayusin nyo na yung tubig nyo, parang awa nyo na. Kami na nag-a-adjust. Tapos, pag nagdadala silang tubig, nagra-rasyon silang tubig. Ang pangit-pangit pa ng rasyon nilang tubig, dumi-dumi. Saan ba kayo humigop ng tubig? Uy, sapa. Kaya dapat, kung mag-rasyon mga yung tubig, yung malinis naman. Wala na nga yung tubig. Dapat nag-iib na lang ako sa sapa. Doon na lang din ako sana naglabas sa sapa. Yun. Nakaka-stress kasi yung mga pangyayari sa earth. Oy. Parang, hindi ko na alam ang gagawin. Bakit kasi may mga virus-virus na yun, no? Walang katapusan. Sana matapos na, no, magdasal na lang tayo lahat. So, ayun lang muna sa ngayon. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye.